Ano nga ba yung paborito kong niche? Ano yung pinakamalapit sa puso ko? Saan ako nag-thrive as a freelancer for 7 years? Hi, Mary here, and everyday nagpo-post ako ng bagong video, so pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ng computer at internet. For today, sagutin natin, wala na po bang real estate VA na class? Meron! Siyempre, hindi ko tatanggalin yan. Pioneer yan sa lahat ng pioneer. Eto kasi yung niche na talagang tumagal ako. Ito yung industry na nakaramdam ako ng payapa. Although challenging siya at times, meron din mga araw na wala kang gagawin, may mga araw na patay, may mga araw na Diyos ko dahil ubos na ubos yung brain cells ko, and that's what I like. Personally, if may magtatanong sa akin, ano ang pinakamadaling niche? Real estate yun. Just because ito yung industry na alam ko sa sarili ko na if I work hard, meron akong parang katumbas ng corporate ladder, ganyan. Alam kong may chance ako na ma-promote because you can start as general virtual assistant, work your way up the ladder up to inside sales associate, which is for me pinakamataas ang sahod ngayon. Pwede ka rin maging transaction coordinator kung brainy-brainy ka. And a lot of times people have been asking about ano yung niche na para sa akin mas madali ko na master. And that is real estate. Kasi remember, I worked in the BPO industry for 8 years. And when I started working from home, hindi naman talaga ako automatic na sa direction ng real estate eh. Nag-start ako under digital marketing. So I did social media management, nung hindi pa social media management ang tawag doon. I did SEO technical writing. I also did ghostwriting. I did a whole lot of things na non-voice. Pagkatapos, nung na-introduce ako sa real estate virtual assistants, doon ako tumagal ng ilang taon. Because doon nga ako nakakita na, uy, pwede pala na meron kang hybrid role na tinatawag, which means pwede ka mag-calls, pwedeng hindi, depende sa trip mo. And alam mo yung hindi mo man hawak ang oras because kailangan naka-login ka sa oras na naka-login yung client mo. But at the same time, nasa sa iyo kung uunahin mo ba yung admin work, uunahin mo ba yung pagtatawag, uunahin mo ba yung ano, depende sa pangangailangan nila. Ito yung industry na hindi natibag ng mga pandemya. Ito yung industry na tuloy-tuloy lang na whether may inflation sa US or whether may problema sa economy, somebody needs to sell or buy their houses. That's pretty much it. Anyway, we do have, kasi tinatanong dito kung kailan yung next class. Tinitingnan ko dito yung schedule. Our next class is on November 26. That's 1 till 9 p.m. 8 hours po yung class. Level 2 to, which means walang internship pa. Wala pang internship na available. Pero, I promise you, hitik na hitik. Kasi, pinasa ko na ang corona. I used to teach this. Ngayon, hindi na ako nagtuturo sa Reva. Hindi na po kinakaya ng schedule ko. Hopefully, in the near future, I'd be able to sit down and co-mentor with AJ. Class nito is 8 hours, plus nagpapadala pa siya ng homework. Hindi talaga siya naligayahan doon sa 8 hours niya. Nagpadala pa siya ng homework. 499 pesos lang to. Like, girl, sulit na sulit. If you guys wanna join, just click the link in my bio, go to open classes, and click on Real Estate Virtual Assistant. Nandiyan na yung form na kailangan nyong i-fill out, saan nyo ipapadala yung bayad. After submitting that, you will receive a calendar invite. Remember that after the live session, you'd also have application book kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-apply. After that, you'd have the opportunity to do a mock interview with me. So one-on-one tayo neto. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Cheese, bye!